Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! So sa video ko ngayon mga ka-blessings ay pag-uusapan natin ang tungkol sa expired na SIM card. So itong isi-share ko sa inyo mga ka-blessings ay based on my experience. So nitong March last month, bumili ako ng bagong token text na SIM card. Ngayon, hindi ko na siya tiningnan. After kong magbayad, nilagay ko kaagad sa bag ko, di ko na muna siya tiningnan. Then, nung pagkarating ko sa bahay, dun ko palang nakita na not for sale pala siya. Ito yung una kong nakita, yung not for sale. And then, nung tiningnan ko pa ng maigi sa likuran, nakita ko na naman to. SIM to expires February 29, 2024. March ko siya binili. So, bali, expire na siya ng 1 month. Doon ko lang nalaman na expire na pala itong SIM card na nabili ko. Expire na siya ng 1 month. Ngayon, bali ito yung SIM card na yon, token text. Ayan siya. Ngayon, tinry kong magpa-load sa tindahan baka sakaling ma-activate or magamit ko pa. Pero, hindi siya naluloadan mga ka-blessings. Ang sabi lang doon, ang reply lang doon sa naglo-load na this SIM daw is unavailable. Yun yung pagkakatanda ko, unavailable yun o di kaya expire yung reply sa kanya. Kaya hindi siya, unang-una, hindi siya naloloadan. Yan. Then, maya na yan. Meron naman siyang signal kasi in-insert ko siya. Meron siyang signal kung makikita nyo. And then, kapag i-open nyo yung mobile data, may signal din siya. Yan, no? Kapag i-open nyo yung mobile data nyo, kapag i-on nyo, may signal din siya. May signal din yung SIM card kahit expire na siya. Pero, kapag i-open nyo yung inyong mga social media accounts like YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, hindi nyo ma-open. Palagi lang connection lost, maglo-loading lang, hindi kayo makapasok sa mismong application tulad nito. Kasi tinry ko yan eh. Then, kapag magsisend kayo ng message sa Messenger, sending lang siya tulad nito. Sending lang siya, hindi siya nasisend. Yun yung napansin ko. And then, tinry din siyang tawagan gamit ang ibang cellphone. Itong expired na SIM card na to, tinry kong tawagan, ayaw rin matawagan. Pag tawagan mo, ma-off diretso. So, walang ring na nagaganap. So, ang ano lang dito, kapag yung cellphone nyo required ng SIM card para makapag-phone book ng contacts, yan, pwede siya. Tulad nito, yung isang cellphone ko, pagkapag walang SIM card, ganyan, isa lang siya. Hindi siya na-insert, hindi siya na lagyan ng mga contacts. Pero kapag in-insertan mo ng SIM card, tulad nito, yung expired na SIM card na to, nilagay ko, pwede akong makapag save ng maraming contacts. Yun lang yung ano niya, pwede. Pero kung magpapa-load kayo, mag-Facebook, kung ano pang gagawin nyo sa inyong mga ibang mga social media, mag-message kayo sa through message or messenger, hindi siya pwede. Hindi talaga pwede. Kasi expired na nga siya, close na siya. So, anyway, ayun lamang yung aking video sa inyong mga ka-blessing. Share ko lang yung experience ko tungkol sa nabili kong expired na SIM card. So, parang wala din siyang silbi kasi hindi na siya magamit. Pero, sabi naman nila, pwede nyo naman daw ilapit sa mga sa smart or token text na mismong nag-aayos. Pwede nyo ilapit doon. Sa mga mall, try nyo kung meron doon. Pwede nyo ilapit sakaling ma-recover or maayos pa nila. So, ako, hindi ko na siya inayos. Tinapon ko na lang siya. So, anyway, ayun lamang yung aking video sa ngayon. Mga ka-blessing, pa-favor na lang po. Sana po, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos, ay ma-update at ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!